Hello mga ka-share it. Magandang umaga sa lahat. Panibagong umaga, panibagong vlog naman tayo mga ka-share it. Ngayong araw mga ka-share it, ang i-share ko sa inyo is kung paano gumawa ng post lamp cover. Okay, panoorin niyo po kung paano. Yan. Bali ka-share it. Ganyan yung gagawin natin. Yan. Bali may ginawa na ako dito na ako yung yan. Ito pala mga ka-share it, simento yan. Yan, simento yan ang gagawin natin ngayon, yung pinakabahay niya, kasi yung usually yung mga nabibili sa commercial na post lamp is manipis na bakal, madaling kalawangin. Ngayon gagawa tayo, ang angle bar gagamitin natin. Yan ang gagamitin natin dito mga ka-share it, is yung 1/8 by 1/1 na angle bar. Okay, panoorin nyo po. Ganyan po yung magiging look pag natapos natin. Yeah. Pero hindi na natin siya, ito pala mga shirtis, lalagyan natin ng salamin yan. Tapos isisilikon sa loob. Yan. Tapos hindi na natin lalagyan ng grills kasi madumi. Bari salamin na lang ilalagyan natin. Hello mga ka-share-it, magandang umaga. Ito pala sa video pagkawa ng kasi yung nabibili kasi siya manipis at saka madaling mga lawang. Yan, ito is susukatin kasi natin to. I-DIY natin, gagamit lang tayo dito na pinakabuhal na angle bar. Yan. Tapos ang pinakabubong niya mga ka-share it, gagawin natin is siminto para gagawa tayo ng quattro aguas. Yan. Katulad nito mga ka-share ito. Yan. Gagawa lang tayo ng ganito. Yan. Ang sukat niyan mga ka-share it is 18.5 cm by 18.5 cm. Ito, itong sukat na yan. Yan. Tapos may stress siya na bulada. Tapos ibabaw niyan mga ka-share it is parang na quattro aguas siya. Ito, na putol na tayo ng framing. Ang framing na yan ito is ang magiging sukat naman yan is 20 cm by 20 cm parang parisukat. Okay, let's go. Panoorin nyo mga ka-share it hanggang sa matapos ang video ito. Okay, let's go! Ayan mga ka-share-it, na tapos na natin putulin yung 24 pieces na gagawin natin frame ng post lamp. Ito siya mga ka-share-it. Ayan. Bali, asimbulin na natin para mabuo na siya. Okay, panoorin niyo po. Ayan. Bali, pabaliktad yung panito mga ka-share-it kasi nakatukod siya sa bubong ng kongreto. Tapos yung isa naman, yung pwede niya naman is nakabuhos naman siya din sa dulo ng poste ng simento.
Bali, yan na mga kasiret, yung natapos natin na bali, tatlo lang kasi yung gagawin natin post-lap. Ready rin na natin para mapinturahan na rin para may kabit natin. Okay, next one. Ito mga kasiret, ikabit na natin yung ginawa natin na post lamp. Yan. Bali, kung makikita nyo itong uno na awang na yan, is bubuhusan yan. Tapos, pantay lang dito. Yan, pantay lang dyan. Yan. Para kwa, tumibay itong poste. Tapos, ipapatong dito yung pinaka ulo nya. Yung pinaka bubong nya. Yan, oh. Tatlo yan yung ginawa natin. Okay. Tapos yan, yung mga materials na yun mga kasiret, gagawa natin ng lock ngayon itong gate para masecure na. Yan, lagyan natin ng lock. Okay. Mga kasiret, tingnan natin yung ginawa kong lock. Yan, ito siya. Sa mga susunod kong ito tutorial ko to, sa antabayanan nyo mga kasiret. Yan, pag andito tayo sa loob, nilagyan ko siya dito ng yan, paglakan. Yan, tapos ito yung pinaka-handle niya. Pag nalalabas kayo, ipipihit mo lang siya. Yan. Hanggang dyan lang yan mga kasiret. Yan. Tapos palabas ka na. Tapos, pag andito ka naman sa labas, yan. Naka-open yan mga kasiret. Yan. Pag halimbawa may pupuntahan ka, yan. Nakalock na yan mga kasiret. Tapos pwede mo siya dito lagyan ng padlock. Parang double lock siya. Merong sa loob, at the same time meron din sa labas. Pagpapasok ka naman, yan. Pagpapasok ka, ganyan lang natin. Pasok. Tapos yan. Yan. Pag ilalock na siya, yan. Pwede natin lagyan dito ng padlock. Yan. Yan, napakasimple. Yan, bagong ideya. Yung ito, mamaya ilalagay natin 'to, yung putlak. Bali, i-drill pa natin 'yan yung sa tiles. Yan. Pag nagaganyan na si Red, maglalak siya doon sa semento. Kapag gusto natin nakasabit diyan, pwede siyang bukasan na. Tapos maglalagay pa tayo dito ng barrel bolt niya mamaya. Gagawin pa tayo. Bali, yun yung gagawin natin mga sirito. Bali, 3/4 na round bar gawin natin. May kabit na rin yung mga post lamp natin yan. Bali, ito yung magiging kanyan mga sirit, yung magiging pinakabubong niya. Made of cement yan. Pinturahan na lang yan. Pininturahan na ng flat. Yan. Pag binaliktad natin to, yan. Pag binaliktad natin yan mga sirit. Yan. Yan yung magiging itsura na yan. Parang 4 aguas yan mga sirit. Pag medyo nakumbok yan, 4 aguas sya. Yan, top view. Yan siya. Bawasan na natin. Absent up
edge. Nakompleto na yan, isa, dalawa, pangatlo mga sharet sa bibig. Hanggang dyan na lang mga sharet, mga Speak TV nagsasabing never say goodbye because tomorrow is another vlog. Bye bye, don't forget to subscribe my YouTube channel.